Good day mga ka-kitchen! Welcome back again to my channel. Malapit na nga ang bagong taon. At kung meron mang isang pagkain na hindi pwedeng mawala sa hapag nating mga Pilipino, yun ay ang mga pabilog at mga malagkit. Kaya ngayon ay tuturuan ko kayong gumawa ng sapin-sapin. Napakadali lang nitong gawin. Let's start! Sa isang bowl, paghaluin lang ang 2 cups of glutinous rice flour, 1 cup of rice flour or giniling na bigas, at 1/4 cup na white sugar. I-mix-mix lang ito together. Ngayon ay idagdag naman ang 2.5 cup ng gatas ng nilog. Haluin itong mabuti hanggang sa matunaw na ang ating mga dry ingredients. Ngayon ay pwede na nating idagdag ang 1 cup ng condensed milk. At sasalain natin ito para maalis yung mga buo-buong malagkit at bigas. Ngayon naman ay hahatiin natin ito into 3 equal parts. And then, lagyan ng 1 teaspoon na ube flavoring yung isa sa ating mga mixture. Yung isa naman ay lalagyan din natin ng 1 teaspoon na langka flavoring at konting yellow food color na rin. Then, pahiran ng langis ng nyog ang inyong molder. Una nating ilalagay dito ang kulay ube. Kapag gumugulo na ang tubig sa ating steamer, ay pwede nang isalang ang unang layer ng ating sapin-sapin. At lulutuin natin ito sa loob ng 10 minuto. And after 10 minutes, pwede nyo munang i-test ng stick or ng toothpick ang ating first layer bago nyo ilagay yung second layer para malaman nyo kung luto na ba talaga ito. At kapag luto na ang ating first layer, idagdag na ang ating second layer
This time, pasisingawan naman natin ito sa loob ng 15 minutes. At ang panghuli nating layer, this time, ito ay lulutuin natin sa loob ng 20 minutes. Ayan, luto na ang ating sapin-sapin. Tanggalin na ito sa steamer at hayaang lumamig. Habang hinihintay natin lumamig ang ating sapin-sapin, gawin muna natin ang ating toppings. Maglagay ng 1 cup na desiccated coconut sa inyong kawali. Lutuin ito using medium heat at huwag titigilan sa paghalo para hindi masunog yung ilalim. At kapag na golden brown na ito, dagdagan na ng 2 kutsarang white sugar. Kapag tuluyan na itong naging brown, tanggalin na ito sa apoy. Ngayong malamig na ang ating sapin-sapin, pwede na itong tanggalin sa molder at ilagay sa inyong napiling lalagyanan. At ito na ang ating perfectly layered sapin-sapin. Then, generously add the toppings na ginawa natin kanina. By the way, pwede nyo rin lagyan ito or i-toppings dito ang latik. At eto na, pwede nyo nang i-enjoy ang ating sapin-sapin. I hope maging kasinlagkit ng sapin-sapin na ito ang pagsasama ng inyong pamilya ngayong bagong taon. At syempre, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. Hit the like button and the notification bell as well para updated kayo lagi sa mga bago kong video recipes. I'll see you again next year!